like a bell cut. Magandang umaga ho sa inyo lahat. Nais ko sana ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko matapos ang PBA career ko. Halos 2 taon di ako makarecover. Malakas pa katawan ko. Alam nyo, hindi ko matanggap eh, na wala na ako sa PBA. Kaya ang ginawa ko, ibinenta ko na lang yung bahay ko. Nag-ibang bansa ako. Sinama kong pamilya ko. Alam nyo, una ko naging trabaho doon eh, security guard sa guest company. Nakilala ko mga Pilipino doon. Naging masaya ako. Tapos, humingi ako ng mahabang oras sa boss ko, Pilipino. Hindi ko alam na wala palang overtime pay. Kaya nireklamo ko yung agency namin na bakit wala akong overtime pay. Kumuha ako ng lawyer nga nun. Ayun, binayaran ako. Lahat ng in-overtime ko, binayaran ako. Hindi ako nakontento. Nag-arap ako na trabaho pa. Nag-apply ako sa Airborne Express. Hindi, isang career. Nakuha agad ako. Ayun, ang dali ko makatapos, makapag-deliver kasi ang ruta ko doon lang sa lugar namin. Maga ako mauwi, maraming naiingit dahil bakit daw yung madali na sa akin. Hindi nila alam eh, tiga doon lang ako. Nakabisado ko na yung lugar. Dahil sa nangyari nga noon, yung tatay ko nalaman ko nga na stage 4 na pala. Nalambot ako. Hindi ko alam kung ano gagawin ko na cancer nga naging sakit. Parang nawala na akong gana magtrabaho dahil siyempre kailangan ng tatay ko suporta. Nangyari na yun. Paalam ako sa boss ko. Ayaw pumayag. Ang ginawa ko, nag-resign ako. Sabi ko, bakit hindi ako pwedeng mag-leave muna dahil may sakit ang tatay ko. Dahil ang tatay ko hindi natatagal. Alam ko yun na hindi tatagal. Gusto na raw niya mamatay dahil hirap na siya. Hanggang sa ang sabi ng boss ko, ipa-fire niya raw ako. Sabi ko, sige, gawin mo. Sabi ko, wala ba akong karapatan na puntahan ko papa ko, mag-leave ako kahit ilang araw lang. Wala. Ang nangyari ngayon, nagtalo kami. Alam mo, sa sobrang asar ko, sa sobrang depressed ko, pinalibag ko yung boss ko ng clipboard. Tatawag nga ng pulis. Kinausap ng isang Pilipino na wag nang tumawag kasi may problema nga ako. At naintindihan naman ako nung time na yun. Kaya nung nawala na daddy ko, hindi ko alam kung nangako pa nga sa akin. Tinanong niya ko ano gusto kong regalo dahil magbe-birthday ako November noon. Birthday ko November 27. Hanggang sa hindi na inabot yung birthday ko, namatay siya. Ayun nga. Nung time na yun, kalabon ako ng asawa. Hindi na kami magkaintindihan dahil wala, matigas na ulo. Nakauwi kami ng Pilipinas, January 5. Nag-birthday si Camille sa aeroplano. Nakita ko ang lungkot ng mga bata. Lalo na tinitignan ko yung puso ko, wala ba ang ilalim.
Sabi ko, palalakihin ko na lang sila kahit wala silang ina. Palalakihin ko na maayos. Naging maayos naman. Walang nag-aloko sa anak ko. Hanggang sa siguro mga 5 taon, nakalipas ng 5 taon, ibinali ko sila sa Amerika. Dinala ko sila sa mami ko. Ang gagalit nga mami ko sa akin, lahat ang anak mo, itatambak mo sa akin, tapos uuwi ka ng Pilipinas. Sabi ko, hindi, magtatrabaho ko. Ngayon, inalagaan ng mami ko. Ang ginawa naman ng nanay nila, kinuha lahat yung bata. Di ako na lang, solo ko na lang ngayon. So, tanong-tanong ako ngayon sa mga kaibigan ko na baka sa LA, makabalik ako, makakaroon ako ng trabaho uli. Ayun nga, naglaro ako. Pinangakuan ako ng isang kasama kong player na, sige, lumaro ka sa akin. Bibigyan kita ng trabaho sa, door-to-door din. Hindi naman natupad. So, ang ginawa ko, sabi ko, baka pare, nakiusap ako kay, hanggang sa nakilala ko nga pala si Pat Costales. Ayun, ang ginawa ni Pat sa akin, tinulungan ako, nilapit ako doon sa Toyota, kaibigan si Jing Dison, na baka pwede ko doon. Tinanong naman sa akin ni Jing Dison, kaya mo mag-auto-detailing, oo, yan ang hilig ko yan. Yun, nagsimula akong auto-detailing. Maganda kinikita ko, sabi ko, ayos na to. Ito na ako. Una, siyempre, boss ko, Pilipino, natuwa ako. Hindi naman niya ako binibigyan ng pabor, parehas ang tingin sa Mexican. Dalawa lang kasi kami. Eh, in time na yun, yung Mexicano, naiinggit sa trabaho. Siyempre, mas mabilis akong kumilos. Pinakikisamahan ko siya. Ibinibili ko siya ng lunch. Ganun, ng merienda. Nakikisama ako dahil siyempre, bago ko. Eh, nangyari nun. Yung mga ginagawa ko, kasi pagka natapos ka na sa gagawin mo, didikitan mo na sticker. Sticker mo yan, pangalan mo yan. Tinatanggal niya, pinapalit niya yung sticker. Eh, nagreklamo ako. Sabi ko, yung ba't ganito? Eh, ako may gawa niya. Ikaw pa nagbigay sa akin yung bakit ganun palit to. Sa kanya to. Hindi pwede yun. Eh, nakalista sa logbook ko yung mga ginawa ko. Di nangyari nun. Pinagsabihan siya. Hanggang sa tinuloy-tuloy ko. Sige, kumikita ako. Tumatanggap ako ng auto. Nangungontra ako. 150. Isang auto. Auto-detailing ko. Eh, natutuwa naman yung mga ginagawang ko. Minsan, dinadagdagan pa akong bonus. Kung ano-ano pa nire-regalo sa akin. Dahil tuwan-tuwa, nagmukhang bago yung yung auto nila. Nga, ang bango-bango raw ng auto nila, ganyan-ganyan. Sabi ko, ingatan nyo na. Ayun nga, trabaho ko. Tapos, karoon ng team yung boss ko, si Jing nga. Kinuha ako, naglaro ako. Nag-i-enjoy na ako, sabi ko. Ang problema ko na lang, yung titirang ko sa LA. Hanggat sa nakikitara ako 2 araw sa kaibigan ko, lipat naman ako sa kabilang kaibigan ko 3 araw. Eh, siyempre, nahihiya ako, may pamilya yon. Hindi lang naman masabi nila na, oh, ba't nandito yan, di ano. Eh, kinausap ko naman sila na magbabayad na lang ako. Kahit sa parking na lang, sa driveway nila, doon lang ako. Holding bed lang naman, okay na ako. Basta may maliguan lang ako. Anong nangyari nun? Ang totoo nun. Wala akong matirahan, wala akong pambayad na. Bago pa sa apartment, yung ginagawa ko, pakikitulog muna ako sa kaibigan ko 2 araw dito sa kabila, 3 araw ko sa kabila, hanggang sa natutulog na lang, nahiya na ako, natutulog na lang ako sa kalye. Tulog ako sa kalye, sa 7-Eleven,
Makikita ko ng pulis, paalisin ako, bawal daw matulog yan, delikado. Ang hindi ginagawa kong dahilan, hindi ko kaya mag-drive dahil uwi ako San Diego, uwi na ako San Diego, ito nga mga gamit ko. Ayan, nangyari nun. Minsan, apps na apps ka. Hindi mo lamang, kinakausap ko na lang yung Bombay doon sa 7-Eleven na ginagawa ko. Baka pwedeng, sakit ng tiyang ko, kumukulo, baka pwede gamitin ko muna restroom. Pumayag naman nakisama sa akin dahil araw, maya't maya, miinom ako ng kape sa kanila. Dahil nga, wala matuluyan. Hirap na naging buhay ko doon. Natutulog na lang ako sa kotse. Abombam na sosyal nga. Ayun, ginawa ko nung, siyempre ako na lang mag-isa sa buhay. Yung anak ko nando sa nanay nila dahil iniintay nga yung petition, wala akong kasamang bata. Yung ginawa ko, nag-ipon ako, umuwi na ako ng Pilipinas. Nag-ipon ako, tapos bumalik ulit ako. Na siguro nagbakasin lang ako mga 3 buwan para ma-relax ang isip ko. Nagkaroon na ng pamilya dito sa Pilipinas nga. Ngayon ito naging anak ko si Julie. Wawa ako pagka siyempre umaalis ako dahil baby ko to, bonding ko to si June. Trabaho ko sa isang laboratory. Okay, pak nga. Tapos yun nga sa bayon, bumalik ako. Eh, nagpakasin lang naman ako. Yun, tuwan-tuwa ako dahil may sideline na ako, may part-time na ako. Hanggang ang pasok ko alas 8 ng gabi hanggang alas 4 mataling araw. Minsan inaabot ako ng alas 5 tapos papasok naman ako sa Toyota. Hirap na hirap ako. Doon ko naranasan ang buhay na ganito pa nga mangyayari sa iyo pag ako na ang motor. Kaya ako, napayo ko lang sa iyo. Mag-ipon kayo. Kunin nyo. I-save mo yan para sa pamilya. Walang tutulong sa inyo. Ultimong pamilya mo, siyempre, may mga may pamilya yan. Hirap kita ng pera. Kaya nga ako nagpasigil na makarecover. Ayun, pagbalik ko na yun. Trabaho ko, nakaipon ako. Ang malas ko naman. Nabangga naman kami. Pauwi na ako ng Pilipinas, nabangga kami. Eh, nagpa-therapy ko, nakakuha ng konting pera. Uwi ako na, ayun, kasama ko na ngayon yung anak kong bunso, si Robby. Kaming dalawa magkasama. Lumipat na siya ng tirahan dahil naayos na yung papel niya. Papelis niya. Ngayon, nag-aaral siya doon sa Sweetwater. Nahilig naman sa football. Ganda. Football una, siyempre. Medyo na nalulungkot ako dahil hindi siya ginagamit. Dahil bago, maraming nauna sa kanya. Ngayon, medyo tumagal-tagal. Babad na siya. Tuturoan ko nga siya, no? Kung paano maglaro ng football. Kahit di ako player ng football, alam ko yung kasi ang football, physical game yan. Andiyan yung tatakiling ka, blind, di mo alam, bigla kang babanggay. Ang sabi ko sa kanya, ganito gawin mo. Pag nakita mo nalingat ka, naramdaman mo may tao dyan sa gilid mo, tatakiling ka. Hilahin mo yung helmet. Eh, fall naman tinuturo mo, sabi ko, kaysa ikaw masaktan. Eh, di sabi niya, mali naman kasi yung papa. Eh, oo nga, andyan na tayo para maiwas ka lang sa disgrasya. Sila masasaktan, di ikaw. Ayun, nangyari. Pinilit niya yung ganun ang gagawin niya. Masyadong mabait maglaro. Nasira tuhod. Araw-araw, naawa ako, nalulungkot ako, siyempre. Babalik ako sa LA, no, para magtrabaho. Sabado, pupuntahan ko siya, dadaling ko siya sa doktor, hospital. Ang bill namin, 90,000. Wala akong pera, paano gagawin ko? Total, may insurance ang nanay mo, sabihin mo sa nanay mo. Eh, ayun naman, pumayag naman yung nanay niya dahil una-una, nakapasok naman sa insurance ng nanay niya, sinama siya.
nawawa ako. Ang biyahe namin, isang oras. Pupunta kami ng ospital. Layo, yun lang ang binigay na ano sa amin. Nadisgrasya sa football. Masira ang tuhod. May biray mo na emergency, wala naman akong pera. Wala akong insurance. Yung ginawa ko ngayon, sabi ko, tawagan mo mama mo, sabihin mo, kailangan na ng opera ng tuhod mo, operahan ka. Ay, naging bill, 90,000, tinatawagan ako ng hospital. Ibigay na yun, under, wala naman akong magawa mo. Sabi ko, sabi mo na lang nanay mo, siya na ang matanig yan. Ayun, tinawag niya sa insurance, ganyan-ganyan, yung anak ko. Nag-disgrasya, okay. Tapos pinuntahan ko ng hospital. Ito ang magaling sa surgery na operahan siya. Nakaraw, ang hawa ko sa bata. Hindi pa kalakan, nakakas, siminto pa. Dahil sa gumaling na siya. Nagdo, gumaling ka na, huwag ka na maglaro ng football. Dahil iba yan. Physical game yan. Ang gusto ang ma, mag-UFC, physical game. Ako, sabi ko, dyan ako mamamatay. Nakikita ko ta. Pero, alas 12. Alas 12, matatapos kami. Kakamka namin yung mga kami. Minsan, nando kami sa pilihan. Maaga pa lang, nabibili na yung gamit ko. Alas konti na lang nabibenta ko doon sa... Ibebenta ko sa swap meet. Napapakayo ng Meksikano. Ngayon, bebenta naman nila. Ayun, mga alas 5, madaling araw. Kakape ko, gigising ako. Sinibili ko siya ng almusal niya. Doon sa pinagbebenta namin niya, kumikita ako ng $800. Hati kami. $400. Kaya sa mga PBA pang naglalaro dyan, kahit hindi sa PBA na nakikinig sa akin, susubscribe sa akin, sana matuto rin kayo. Ingatan nyo, pamilya nyo. Mahirap na yung maranasan ko, maranasan. Sige po, hanggang sa susunod na lang ulit.